Yo, what's up mga kaibigs? Joseph B nga pala ulit, Jobal TV. Magandang hapon sa inyo. Ito nga, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka lalim yung scratch ng sakyan ko. So, i-show ko rin sa inyo kung paano gawin to. Let's go! Ayan guys, nakita niyo yung scratch na yan. Sobrang deep niyan. So, super deep. Ayan o. Sobrang lalim. Guys, nakita niya naman kung gaano kalalim yung scratch. Paminsan hindi niya talaga maiiwasan kumbaga kung saan sangay nagpa-park. Especially dito sa Hawaii may mga kapal-kapal na tao. Kaya, ayan, ito na pala ako kung saan ako nagpark. Kaya, ito, try natin ayusin sa sand natin. Ibablock natin, tapos ano, ibabuff natin. Let's go! Tara! And guys, 800, 1200, 15, and then 2000, then 3000. And try natin dry sand. Guys, all the way dito, mabay. Ayan. Medyo malalim yung pagkaka scratch nila. So, sobrang lalim. Yun, hindi na masantong ano. Hindi na masyadong masantong scratch niya. Ngayon lang natin. Try natin yung best natin para hindi siya mag-burn through. So, mawala lang yung scratch niya. Fully scratch. Okay. Dahil ganyan na siya. Okay na yan. Okay na yan. Wala na masyado yung scratch. Guys, so it looks. What's up mga kaibigs, ito na, sundan na natin yung 800, at yung itsura ng 800, yeah. And din yung itsura niya, so sundan natin siya ng 1,000. At naman tayo ng 15. So guys, 15. Gagkayan natin ng 15, 2,000 naman. Ito, 2,000. Kit natin ng 2,000, 3,000 naman. Ito, 3,000. Pasa. Guys, 5,000. Use this block. Always use this block. Block. Always. Mas maganda kasi ginagamit to para iwas hand mark. Parang babalik, babakat kasi yung mark ng kamay mo. Kaya mas maganda gamitin to. Hand mark. Tapos laging flat. Lagi siyang ganun, no? Ganun. So let's go. Thank you.
pinisan guys, punasan nyo na maigi, malinis. Ito yung final look niya pag ano, ito yung final look niya pag ano na, tapos na siyang isan. Ayun yung looks niya, ayun siya, wala na yung scratch. Maliban sa malalim na scratch na iniwan niya, ayun ako, ano, sobrang deep, pero okay lang. Ayun guys, buffer, tapos adjustment niya 1400, ayun no, 1400 RPM. Tara. Guys, wool pad. Always use wool pad. Ito yung compound. Ito, off ulit natin. Hindi siya binabuff ng dry. Always wet para mas maganda. Mas mabilis siya mabilis mawala yung scratch ng sandpaper. Makikita nyo pa yung ano, scratches ng sand mark, yung sandpaper na ginamit natin. Keep buffing until it was gone. Pag nakita nyo ng smooth na siya at maganda na, then punta ka na sa next step, second step. Dahil nakikita ko pa, babuff ko pa para mawala yung scratch nga. Medyo may tumatagos pa na scratch kaya kailangan pa natin i-buff. Tapos na. Tapos na. So gagawin lang natin, punasan natin, tapos check natin kung okay na ba siya. Kung makikita pa natin yung scratch, ibabuff pa natin. Pero pag di na, wala na. Pag compound talaga, laging dusty. Compound, lahat ng klase ng compound, usually, puro dusty. Pero meron din yung ano, hindi mga dusty. Medyo mahal nga lang. So guys, alam nyo yan. Guys, next step na tayo, second step na. Ito na, black foam pad. So ito na tayo, ayun o. Polish. Ano siya? All-in-one. Polish and swirl remover. Tanggalin natin yung swirls na iniwan ng wool pad. Let's go. Natin siya ng second step. So pupunasan lang natin siya tapos papakita ko sa inyo yung pinaka-resulta niya. Kasi wala na siyang ano eh, wala na siyang scratch. Pero yung malalim, ayun hindi natin mababuff. Pero okay naman. Okay lang. Kahit pa paano hindi alam ng scratch sa sakyan ko na medyo magaling tayo mag-buff. Ito na yung final result niya. Meron malalim na scratch pero doon pa rin yung ano, good result na in-expect natin. Kahit pa paano, yung kupal na yan, hindi na magiging masaya sa ginawa niya. Kasi nagawa ko yung scratch ng sarili ko. So, okay lang. All good.
All good in the hood. Lagi lang kayong positive, guys. Lagi lang positive. May nangyari sa kanyo, lagi lang positive. Always pray. Ayan, guys. Ayan. Wala na scratch. Wala na siyang scratch. Iba yung makahit na yung angel ko. Ayan. Wala na talaga yung scratch niya. Anggal na. Anggal natin siya. Pero mas maganda. Let's go. Like and subscribe. Peace, amen from Westside. God bless you. God be the glory kasi siya nagbigay ng talentong to sa akin.